Mapagpalang araw mga kapatid. Excited na ba kayo sa gawain ng Panginoon? So, kamusta pong mga tao dyan sa Masuso, Pandi, sa Ildefonso, Caloocan, Malabon, at kung sa ang panig ng mundo kayo naroroon ngayong araw na ito. So, I believe, yan. Yung ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol sa I believe. So, alam kong lahat ng mga tao ngayon ay meron pong kanya-kanyang pinaniniwalaan. So, may mga tao pong naniniwala sa mga tao. Kung ano yung sinasabi ng mga tao, yun ang kanyang pinaniniwalaan. May mga tao namang naniniwala sa mga tradisyon or sa mga kinalakihan nila or sa mga itinuturo sa kanila ng kanilang mga magulang. So, meron po tayong kanya-kanyang pinaniniwalaan. Pero bago po tayo dumako sa ating pag-aaralan, hayaan natin na manalangin muna tayong saglit. Higit po natin ang ating mga mata. Let's pray. Father, we thank you sa oras na ito. Alam po namin kayo yung Diyos na patuloy na kumikilos sa bawat gawain na ito, Lord God. Kayo po yung Diyos na patuloy ang nagpapala sa aming mga buhay, patuloy na nabibigay ng lakas sa aming po mga buhay. Salamat dahil narito po muli kami at patuloy na naniniwala na meron po kayong gagawin sa aming mga buhay. Patuloy pong pangunahan niyo po kami sa pagkakataong ito at ayan niyo po ang salita ay patuloy na magbigay ng panibagong lakas sa bawat manunood, sa bawat makikinig sa oras na ito, Lord God. Lord, buong puso kong pinagkakatiwala sa iyo ang gawain ito. At sa iyo po lang ibinabalik ang lahat ng papuri at pagsamba. Ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan. Gaya nga po ng nasabi ko kanina, I believe. So, pagka tayo po ay naniniwala, kadalasan po, ayun po ang nangyayari po sa buhay natin. So, anong nangyari po sa mga bagay na ating pong pinaniniwalaan? Ano na pong nangyari sa sitwasyon natin? Sa bawat napaniniwala natin. So, possible na hindi rin po naging effective o hindi naging maganda ang nangyari po sa bawat buhay natin dahil sa mga paniniwala ito. Pero, meron pong akong isang pinaniniwalaan na alam kong na aking kong pinaniniwalaan ay totoo at buhay. So, sabihin nyo, ano yun? Kaya, sino yun? Ayan. Siyempre, walang iba kundi ang ating Panginoon. Ayan. Amen po ba? So, ito po yung title ng ating mong pag-uusapan. Sabi po dyan, yan. Why do we need to believe in God? O, bakit naniniwala ka sa mga tradisyon? Bakit naniniwala ka sa mga pamahiin? Bakit naniniwala ka sa mga sabi-sabi? Yan. Pero ito yung maganda. Bakit kailangan nating maniwala sa Panginoon? Amen po ba? Bakit nga ba? Bakit nga magpabalik-balik tayo dito nanonood? Bakit balik-balik natin itong inaabangan? So, ang totoo, lagi pong sinasabi ng mga nagkasalita dito, maniwala tayo sa ating Panginoon. So, bakit dapat natin tayo maniwala sa Panginoon? So, meron po akong apat na ibabahagi sa inyo. Marami po po yan, pero apat po ang aking mga ibabahagi sa inyo. Number one, ay, if you believe, you receive. Yan. Pag naniwala ka sa Panginoon, may matatanggap ka. Ay, yung maganda. Sino bang pinaniniwalaan mo? May natatanggap ka ba sa pinaniniwalaan mo? Sabi po dito sa Matthew chapter 21 verse 22. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Amen po ba? Imagine ninyo mga kapatid, malalangin ka, luluhod ka, at magsasabi ka sa Panginoon at maniniwala ka sa bawat panalangin mo ay merong ibibigay ang Panginoon. Sabi po dyan, if you believe, dapat maniwala po tayo. Kadalasan po sa atin, pag nananalangin tayo, Lord, please naman, ganyan. Gusto ko na ito, bigyan mo ako na ito. Pagkatapos natin manalangin,
ano nangyari? Parang duda na tayo. Diba? Marami pong nagdududa dyan sa atin. Lalo po ngayon sa panahon natin. Noong una, nung sabi po na may lockdown sa atin, 15 days. Ha? Medyo okay-okay pa tayo dyan, mga kapatid. Medyo okay-okay pa tayo dyan, 15 days. Medyo okay. Tapos, nag-extend. Another 15 days. So, medyo bumababa-baba na yung ating ano, ang ating paniniwala dyan. So, marami na po hanggang ngayon. So, ngayon po ay halos magti-3 months na. So, marami pong tao ngayon, hindi na alam kung paano maniniwala. Marami pong tao ngayon, hindi na alam kung tama bang maniwala pa sila sa Panginoon. Amen po ba? Noong una po, so ito pong panahon natin, noong una, paniwalang-paniwala po tayo sa ating barangay, sa ating gobyerno. Kasi may ayuda. Tama po ba? Pero ano na nangyari? 3 months na, natigil na. Wala na. So parang naglaho na. Pero kapatid, pag sa Panginoon ka, naniwala, maniwala ka, meron kang matatanggap. Amen po ba? Noong panahon na to, noong una po, nung sinabi po ng gobyerno na meron na nga po tayong ECQ. So sabi ko, Lord, naniniwala po ako, hindi po kami magugutom. Dumating po yung part na buhay namin na magkakasama kami dito sa loob ng church. Yung mga may trabaho po, isa pong lingkod din ng Panginoon at yung anak ko rin po may mga trabaho dati. Nung nag-ECQ, walang trabaho. So walang income pareho. Kasama po yung father ko, wala naman po, dahil senior po. Pero sabi ko, Lord, never nyo po kaming pinabayaan. Never nyo po kaming ginutom. Alam nyo mga kapatid, naniniwala ako. No, naniniwala ako na pag ako ay lumapit sa iyo, pag ako ay nanalangin sa iyo, pag ako ay lumuhod sa iyo, never nyo po kaming pababayaan. Never po na hindi nyo ibibigay yung aming pong pangangailangan. Ang dami po ngayon nangyayari sa buhay. Amen. Dami po nangyayari niya sa buhay. Marami pong Kristiyano ngayon nawawalan na po ng paniniwala sa Panginoon. Amen po ba? So marami po mga iba po mga tao naniniwala na sinasabi po nila na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Marami po naniniwala dyan. Tama po ba? Tama yun, kasi ito pinaniniwalaan mo. O di siyempre, gawa ka ng gawa. Gawa ka ng gawa para mabuhay ang iyong pamilya. Gawa ka ng gawa para makain ang iyong pamilya. At di sabi mo, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Naawa na sa iyo ang Lord. Kasi pinaniniwalaan mo. Kaya naawa ang Lord sa iyo, di bang pahinga ka na? Kasi pagod na pagod ka na eh. Sabi na, sige, awang kapana ako sa iyo, anak. Pahinga ka na. O di nangyari, nagkasakit ka. Kasi ngayon ang gusto natin. Tama po ba? Diyan yung pinaniniwalaan natin. Pero kapatid po yung Lord ang paniniwalaan natin. Hindi mo kailangan pang mapagod ng pagod. Kasi kaya ng Lord ibigay ang pangangailangan mo. Maniwala ka lang. Amen po ba? Ito pong ECQ na to. Grabe po. Totoo po. Ako po na-experience ko po na ang Lord ay nagpapahala po. Kung ikaw ay totoong maniniwala sa Panginoon, ibibigay niya. Itong ECQ na to, alam niyo po, wala po talagang ano eh, wala po talagang income, walang trabaho. Pero niyo po ba may mga lingkod ng Panginoon ang ginamit ng Lord? May nag-chat, Pastora, may magbibigay po sa inyo ng pera. Saan po ang inyong bank account? Tapos after a week, meron na naman pong nag-chat. Meron pong magpapadala sa inyo. After sumunod po, meron pong magpapadala sa inyo. Grabe po. Totoo po. Kaya mga kapatid, maniwala ka. Maniwala tayo na ang Diyos ay nagpapala. Ang Diyos ay nagbibigay. So, kailangan maniwala ka. Maniwala ka, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Hindi ka gugutumin ng Panginoon. Amen po ba? Maraming tatay ngayon, gawin na, iniisip na kung paano siya magbuhay. Kapatid, kung maniniwala ka sa Lord, kayang buhayin ng Panginoon ang pamilya mo. Amen po ba? Ikaw, na lingkod ng Panginoon, hindi ka pababayaan ng Lord. Kung lingkod ka ng Lord, hindi ka gugutumin ng Panginoon. Amen po ba? Sabi po sa Mark chapter 6 verse 26 po, ang ibon nga po
ay pinapakain ng Panginoon na hindi nagtatrabaho, kapatid, ipon niyan. Tao ka, anak ka ng Diyos. Nilikha ka ng Panginoon. Mga kapatid, kaya kang makainin ng Lord. Kayang ibigay ng Panginoon ang pangangailangan mo. Kaya kapatid, mahalaga, maniwala ka sa Panginoon. Amen po ba? God is our provider. Hello? God is our provider. Maraming tao ngayon hirap na. Ang daming tao ngayon ang bagabag na. Ang daming tao ngayon hindi na alam kung ano mangyayari sa buhay niya. Pero kapatid, God is our provider. Maniwala ka. Kaya i-provide ng Lord ang pangangailangan. Amen po ba? Sige po, pumalakpak ang mga pinagpala ng Panginoon. Hallelujah! We praise God! Amen po! So, next po, why? Bakit kailangan natin maniwala sa Panginoon? If you believe, you will be healed. Hello! Ikaw na nakikinig ngayon, ikaw na nanonood ngayon, ikaw na naririyan ngayon na merong nararamdaman, na merong sakit, kapatid, kung maniniwala ka, kaya ang paglingin ng Panginoon. Amen po ba? Kung maniniwala ka, kaya ang paglingin ng Panginoon. Ang sabi po sa Luke chapter 8, verse 50, so ito po na pagdaanan natin nakaraang linggo, sabi dito, hearing this, Jesus said to Jesus, don't be afraid, just believe and she will be healed. So naalala po natin, pinag-aaral po natin nung Sunday, tungkol po kay Jairus. Sabi po, nagsabi po ni Jesus, Jairus, kalma ka lang dyan. Kung maniniwala ka, kaya kong pagalingin ang iyong anak. Kalma-kalma ka lang dyan. Amen po ba? Kung maniniwala ka. So mga kapatid, si Jairus po, naniwala na kaya ni Jesus magpagaling. So kung susundan po natin yung Luke chapter 8, sabi po sa verse 54 to 55, hinawakan lang ni Jesus ang anak ni Jairus at ito ay gumaling. Kapatid, ano man ang karamdaman mo sa oras na ito, kung maniniwala ka, kaya ka ng Lord pagalingin. Ito pang masaya, kapatid. Ang naniwala para gumaling ay ang tatay. Ikaw na narito at nanonood ngayon sa oras na to. Kung ang iyong mahal sa buhay ay may sakit, kung ang iyong nanay ay may karamdaman, kung ang iyong tatay ay malala, kung ang iyong kapatid, kung ang iyong mga kaibigan ay may sakit, kapatid, kung maniniwala ka, kaya ng Lord pagalingin ang mga taong yan, if you believe. Amen po ba ang naniwala si Jairus ang gumaling ang kanyang anak? Kung ikaw ay makakilala, may kamag-anak, o may mahal sa buhay, na positive sa COVID, kapatid, kung maniniwala ka, COVID lang yan. Pero ang Diyos, kaya magpagaling kahit anong uling sakit na meron ka. Marami ng tao ngayon, bagabag na sa kanyang health. Tinig mo ba? Bagabag na. Parang hindi na alam kung paano pa ang mangyayari. Hindi niya alam kung paano pa ang mangyayari sa kanyang buhay. Dahil bagabag na. Pero kapatid, maniwala ka. Kung maniniwala ka sa oras na to, ano mang karamdaman meron ka, kaya kang pagalingin ng Panginoon. Lumapit ka lang sa Panginoon. Maniwala ka lang sa Lord. May kayang gawin ang Panginoon sa atin. Amen po ba? So kumalakpak ang mga pinagaling ng Panginoon. Amen! Praise the Lord! Alam niyo kapatid, naalala ko po, noon, kadalasan po, yeah, sa mga babae o sa pangbabae. So, kadalasan po sa mga babae, pag may mga monthly period na sinasabi. So, dati sakit ko po yan. So, marami siguro nagsasabi, ganyan din po ako, pastora. Yan. Pag may monthly po, ay sumasakit ang ulo, hindi makalakad, sa sobrang sakit ng tiyan. Ano yung mga kapatid? Sabi ko, Lord, naniniwala ako, pwede pong magkaroon ng monthly period ang babae na hindi po makakaramdam ng sakit. Amen po. Kasi naniniwala ako. Alam niyo mga kapatid, grabe po. Naranasan ko po ang ganong kagalingan
na ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Sabi ko, maniwala ka lang. Pag minakausap ko, maniwala ka lang. Kaya ng Lord magpagaling. Amen po ba? God, my God is my healer. Sige po, pwede ba natin kalabitin kung sino yung katabi natin? Sabihin natin sa kanya, my God is my healer. Amen po ba? So, sabihin mo sa kapatid mo, kung sabihin mo kung sino may aramdaman sa mga oras na to, sabihin mo, ang aking Diyos ay manggagamot. Amen po ba? Sana naroon yung mga mahal mo sa buhay kung may aramdaman. Kapatid, kung maniniwala ka sa Panginoon, kaya ng Lord magpagaling. Amen! Yan, palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Next po. If you believe, everything is possible. Wow! Ngayon, ano ang nararamdaman mo? Kung maniniwala ka, everything is possible. Sa panahon natin ngayon, parang ang hirap ng kumilos sa new normal platform, di ba po? Para sabihin natin, normal ba to? Normal ba yung nangyayari sa buhay natin? Normal ba yung nangyayari sa mundo? Tapos sasabihin ng gobyerno, new normal. Totoo, this is a new normal platform. Dapat tanggapin mo na ito na talaga ang ating buhay. Pero kapatid, maniwala ka. Everything is possible. Amen po ba? Ngayon sa panahon na ito, iniis mo siguro, Lord, papaano pa ako magiging doktor? Papaano pa ako magiging accountant? Papaano pa ako magiging lawyer? Papaano pa ako magiging teacher? Papaano pa ako magiging engineer? Kapatid, walang imposible sa Panginoon. Kung akala mo magulo ang mundo, may kayang gawin ng Panginoon, maniwala ka lang. Maniwala ka, walang imposible sa Lord. May kayang gawin ang Panginoon sa bawat buhay natin. May kayang gawin ang Panginoon sa bansa natin, mga kapatid. Walang imposible sa Panginoon. Parang ang hirap isipin, di ba? Pero kung maniniwala ka, walang imposible sa Panginoon. Kaya ng Lord gawin ang mga bagay na imposible sa iyong iniisip. Kaya ng Lord gawin ang mga bagay na sa palagay mo parang ang hirap-hirap. Amen ba? Kaya ng Lord ayusin ang inyong tahanan. Diba? Ngayon, marami po nagkakagulo ngayon sa bawat tahanan. Bakit? Ilang buwan niya nang kasama ang kanyang asawa. Ngayon lang niya nalaman ang kanyang asawa pala ay ganito pala. Ang sama-sama pala. Ngayon niya lang nalaman ang kanyang pong mga anak ay ganito pala, sagot pala. Kasi ang tagal na nila nagsasama. So parang sabi mo, Lord, ito ba yung pamilyang meron ako? Ito ba yung pamilyang magulo? Di ba? Parang, Lord, may pag-asa pa ba mapaayos ang pamilya ko? Amen po. Walang imposible sa Panginoon, kapatid. Kung maniniwala ka sa Panginoon sa oras na to. Kung ikaw na problema sa iyong asawa, walang imposible sa Lord. Kaya ng Lord baguhin ang iyong asawa. Maniwala ka lang. Kung na problema ka sa iyong anak, walang imposible sa Panginoon. Kaya ng Lord baguhin ang iyong anak. Ano man ang nasa isip mo ngayon? Kung sa palagay mo ngayon, Lord, paano pa ako mabubuhay? Walang imposible sa Panginoon. Paano pa kami sa ganitong sitwasyon? Walang imposible sa Panginoon. Maniwala po tayo. Kung marami kang pinaniniwalaan, mas maniwala sa Panginoon. Kasi may kayang gawin ang Panginoon sa bawat buhay natin. May kayang gawin ang Panginoon sa buhay mo, kapatid. Kung nabubuluhan ka, may kayang gawin ang Panginoon. Maniwala. Ano man yung kalagayan mo ngayon, malayo ka man sa iyong pamilya, may kayang gawin ng Panginoon. Ano man yung iniisip mo sa oras na ito, ano man yung paggabag sa iyong mga sa oras na ito, may kayang gawin ng Lord. Walang imposible sa Lord. Kapatid, ano man yung pinaniniwalaan mo sa oras na ito, maniwala ka. Merong Diyos na pwedeng gumalaw. Merong Diyos na buhay na pwedeng mag-ayos ang buhay natin. Kahit mahirap, kahit hirap na hirap na, walang imposible sa Panginoon.
imin ba? Bumaligtad ka na ng pag-iisip. Palitan mo na ang iyong pinaniniwalaan. Maniwala ka sa Panginoon. Amen po ba? Hello. Sabi po sa Mark chapter 9 verse 23, everything is possible for those who believe. You see? Grabe! Walang imposible sa Panginoon. Kung maniniwala ka lang, gaano mang kahirap yan, maniwala ka lang sa Panginoon. Amen po ba? Sabi diyan, sige po, sabay-sabay natin isigaw. My God is a God of miracles. Amen po ba? Ang Lord ay gumagawa ng himala sa buhay mo. Hello? May himala po. Ang himala ay nasa Panginoon. Hello? Kung maniniwala ka, kahit napakahirap, maniniwala ka, may himalang kayang gawin ang Panginoon sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay natin lahat. Amen po. Sige po, sabi mo sa katabi mo ulit, my God is a God of miracles. Hello? Amen po ba? So, minsan papalakpakan natin ang ating Panginoon. Oh, hallelujah. We thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Last po, if you believe, you will have eternal life. Kapatid, tatanungin kita, alam mo ba ano ang buhay mo pagkatapos nito? Sabi diyan, kung maniniwala ka, meron kang buhay na walang hanggan. Amen po. Wala pong tao sa mundong ito na nag-iisip na mananatili siyang buhay sa mundong ito. Dahil alam mo, mamamatay ka rin. Hello? Sabi mo sa katabi mo, alam mo, mamamatay ka rin. Amen? Alam mo, mamamatay ka rin. Alam natin lahat, mamamatay tayo. Pero sabi, if you believe, you will have eternal life. Sabi po sa John 3:16, pamilyar na pamilyar sa atin to. Ano man ang kalagayan mo sa mundo, alam na alam mo ang John 3:16. Sige po, sabay-sabay po natin basahin. That whoever believes in Him will not perish, but have eternal life. Amen po ba? Kapatid, kung maniniwala ka daw, kung maniniwala ka sa Panginoon, meron kang buhay na walang hanggan. Amen po. May buhay tayo na walang hanggan, mga kapatid. Maniwala ka lang. Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple. Maniwala tayo. Whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Hindi ka mapapahamak. Makakapiling mo ang Panginoon. Ngayon sa panahon na to, hindi mo nga alam kung hanggang kailan ka mabubuhay. Parang paglabas mo, hindi mo alam kung may ano ng bit-bit mo. Hindi mo alam kung ligtas ka pa, kung lalabas ka. Diba? Parang yung anak mo, halos kung pwede lang, itali mo, huwag kang lumabas, anak. Diba? Parang lahat tayo takot na takot. Ang daming natatakot. Ang daming naguluhan sa buhay. Bakit nagkaganito, kapatid? Tandaan mo, mawala ka man sa mundong ito. Kung maniniwala ka, meron kang buhay na walang hanggan. Hello? Kung maniniwala ka, hindi ito ang buhay natin. Hindi ito ang buhay mo. Hindi tayo para lang dito. Meron tayong buhay na hinanda ang Panginoon. Pero mahalaga, maniwala ka. Mahalaga, maniwala tayo. Ganun lang. Sabi niya, whoever believes. Imagine mo kung maniniwala ka lang sa Lord. Grabe. Sigurado sa langit ka. Gaano ka kasigurado, kapatid? Gaano ka kasigurado sa eternal life? Minsan pa, ikaw na nakikinig, ikaw na nanonood sa oras na ito, kung hindi ka sigurado sa iyong buhay na walang hanggan, hayaan mo sa pagkakataong ito
sabi ka ng amen. Sabihin mo, amen, hindi ako sigurado sa buhay ko. At naniniwala ako, may sasagot sa iyo. Para malaman mo ang buhay na pananampalataya. Kapatid, maniwala ka. May hinanda ang Panginoon para sa iyo. May hinanda ang Lord sa buhay mo pagkatapos nito. Amen po ba? Hallelujah. Alam ko may ginagawa ang Lord sa iyo. Saan ka man naroroon sa oras na ito. Alam kong kinakausap ka ng Panginoon. Alam ko na ikaw sa oras na ito nakabagapag ka na. Kapatid, maniwala ka. Maniwala ka. Amen po. So, last po. Ito po yung pinaka big idea natin. I believe in you, Lord. Sige po. Sabihin mo sa katabi mo, mag-usap kayong dalawa. Isigaw nyo. Sabihin mo, I believe in you, Lord. Wala kang ibang dapat paniwalaan sa oras na ito, kapatid. Dahil lahat ng pinaniniwalaan natin nawawala. Amen? Yung pinaniniwalaan mo magdadagdag ng buhay mo kung mga doktor na yan mawawala siya. Yung pinaniniwalaan mo na ang gobyerno ay binibigyan ka ng ayuda, kapatid, tapos na. Asan na yung sunod na ayuda? So nawawala siya. Amen po ba? Ngayon, sa panahon natin, ang dapat mong paniwalaan, walang iba kundi ang Panginoon. Kung gusto mo ng maayos na buhay, kung gusto mo ng mapayapang buhay, sa Panginoon ka magtiwala. Sa Panginoon ka maniwala. Kung gusto mo na maayos na pamilya, sa Panginoon ka maniwala. Kung gusto mo maging payapa ang buhay mo, sa Panginoon ka maniwala. Amen po ba? Sige, sa oras na ito kapatid, hayaan mo na kapag kakataon ito, sama-sama tayong manalangin. Hayaan mo sa pagkakataon ito, kumilos ang Panginoon sa buhay. Kumilos ang Lord sa pamilya mo. Come on. Let us pray. Hallelujah. We bless your name, Lord God. Oh, we praise your name, Hallelujah. Lord, wala na kami iba pang magagawa sa panahon na ito. Kundi ang totoong maniwala sa iyo. Kundi ang totoong lumapit sa iyo na sa bawat paglapit namin, totoo kami naniniwala sa iyo. Kapatid, ikaw na naguguluhan sa pagkakataon ito. Hindi mo alam kung ano ang buhay mo pagkatapos nito. Hayaan mong manalangin ka. Hayaan mong sumunod ka sa panalangin. Sabihin mo, Panginoon, sa pagkakataong ito, lumalapit ako sa iyo. Tulungan mo po ako, Panginoon. Tulungan mo ako minsampa lumapit at magtiwala sa iyo, Padre God. Lumapit at magtiwala sa iyo, may kaya po kayong gawin sa buhay ko. Lord, sa pagkakataong ito, lumalapit po ako sa iyo. Ano man po yung mga pagkukulang ko, ano man po yung mga nagawa kong kasalanan, Lord, patawarin niyo po ako. Hayaan niyo po minsan pa, lumalapit ako sa iyo, Lord. Tinatanggap kita at naniniwala po ako sa iyo na kayo yung Diyos ng aking buhay. Kayo yung Diyos na maghari sa aking buhay. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito dahil meron na akong Diyos na dapat paniwalaan. Meron na akong Diyos na totoo at buhay na aking paniniwalaan. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Lord God. Father, thank you. Ngayon sa pagkakataon ito, kapatid, lahat na narito, lahat na nakikinig, lahat na nanonood, isang bahay. Lumapit ka sa Lord.
Sabi mo, Lord, sorry, patawad minsan po. Nawawala yung totoong pagtitiwala ko sa iyo. Minsan po, nababagabag ako. May iba po akong pinaniniwalaan. Patawarin mo po, Panginoon. Nais ko pong minsan pa bumalik sa inyo na totoong magtiwala, na totoong maniwala, na totoong buhay ang Diyos na kinilala ko. Buhay po kayo, ikinos sa aking buhay, ikinos sa aking pamilya, ikinos sa aking mga mahal sa buhay, ikinos sa aming bansa. Lord, maraming maraming salamat po. Salamat po dahil kayo ang totoong Diyos na nagpakilala sa amin na dapat na kami ay maniwala sa inyo. Oh, hallelujah. We thank you, Jesus. We thank you, Lord God. I believe in you, Lord God. We believe in you, Lord God. Ayanin po ang bansa namin, Lord God, ay maniwala sa iyo. Ang mga tao ay maniwala sa iyo. Ang aming gobyerno ay maniwala po sa inyo, Father God. Ang bawat barangay namin ay maniwala po sa inyo, Panginoon. Oh, hallelujah. We thank you, Jesus. We thank you, Lord God. Salamat po, Father God. Salamat po sa oras na ito. Ang buong puso ko kami nagtitiwala sa iyo. Buong puso ko kung nagtitiwala sa iyo na meron po kayong ginagawa sa bawat taong nanonood sa oras na ito. Meron po kayong ginagawa sa bawat taong nakikinig sa oras na ito. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. Thank you, Lord. We thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord God. Salamat po, minsan pa. Hayaan niyo po sa inyo namin ibalik ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba. Ito po'y aking dalangin sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa. Kita-kita muli tayo sa susunod na araw, sa linggo po, magkita muli tayo. God bless po. Mahal po po kayo at mahal po tayo ng ating Panginoon. Bye! Shalom!